1, 2, 3, come on! Sa part 1 ng video ko na ito ay tinuro ko doon paano ilagay itong mga center. Ngayon ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano pagparis-parisin itong edge niya, yung magkakulay. Ito dito, white at blue. Pagpaparisin natin siya. Dito ang white, dito ang blue. Ganun ang gagawin natin. Madali lamang to. Ito muna ang gagawin natin, white at blue. Ito, kailangan nandito white. Dito naman ang blue. Ganito lang ang gagawin. Itong white iiiwas. Tapos ito, itataas natin. Yung white na yun, ibabalik. Napunta yung isang white at blue roon. Ito naman, ilalagay natin ito pagtatabi natin. Ngayon, nagkatabi na siya. Tapos, man, yung dalawa ng kaparisan nito, ilalagay natin dito. Tapos, ibabalik natin dito. Yung, ay, itong red, itong dalawa red, gagawin naman natin. Ibabalik natin ito rito. Tapos, ito, ibababa. Kaya, ayun na. Ulitin natin. Ulitin ko. Lalagay ulit natin dyan. Iwas. Taas. Balik. Itong white. Taas natin. Nagkasama na siya. Ilalagay dito. Bababa. Yung pula na yun. Ilalagay doon, ibababa. Ayun na. Pag ganun pwesto niya. Pag dito naman, yung kanina, ito, nasa kanan, sa ibaba. Ngayon naman ito, sa kaliwa, sa ibaba. Gagawin naman natin dyan. Dito naman natin iiwas sa lugar na ito para mapalagay itong blue rito, dito white. Ganun din ang gagawin natin. Itong blue na ito iiwas, tataas, babalik to. Napunta na rin yun ng white at blue. Ito naman ilalagay natin doon para magkasama na siya. Tapos ibabalik dito. Ibababa. Tapos kasi natin binabaya pang pinit dito. Pinagsama natin itong dalawa na ito, masisira. Kaya kailangan baba. Tapos ito, bubuhayin uli natin yung dilaw. Sa baba. Anyway, nagsibalik yung mga sinter niya. Ganun lamang. Ulitin ko uli. Iwas. Taas. Balik. Ito itataas. Nagkasama na. Balik, ibababa. Yung dalong-dilong na ito, tatapat dito, ibababa. Ganun lamang. Pag nasa itaas naman itong white at blue isa, yung white at blue dito naman ilalagay. Ganun din ang
gagawin natin. Iiwas, tataas, babalik to. Ayun liwet yung lalagay. Babalik natin doon, lalagay natin doon. Ito pa, ito, lalagay natin dito. Ibababa. Tapos doon red. Lalagay doon. Ayun na, buo na rin siya. Ganun lamang. Dito namang blue at white, yung blue sa kaliwa, ito naman ang iiwas natin dito. Ganun ang gagawin natin. Ganun ulit, iiwas, taas, balik, tataas natin, nagkasama na, babalik dito, baba, yung yellow, tatapat. Bababa. Ganun lang, tandaan nyo lang mabuti. Pagka hindi nyo natin balikan nyo lang itong video, maalalaman nyo na paano pag nilalagay. Ulitin ko ulit, pag tasitaas itong puti na ito, dito ilalagay ito. Iwas, taas, balik, tataas, pagkasamahin yun. Alagay dito. Bababa. Tapos yung pula na ito. Ganito. Ganun lamang. Pag nandito naman, yung blue naman, ayan, dito yung white. Ganun lang din. Pagka ano, hahanap ulit tayo ng tulad nito ng red at blue, and then ayun yung gusto niya. Kailangan lang yung mga nasa likod nito, yung katulto si Rapa. Pagkasing mag dito nalagay yan, pag inilagay natin to dito, masisira naman to. Kaya kailangan alisin natin to rito. Kahit siya natin to ilagay, kahit siya ilalim, kahit sa tagliran dito, huwag lamang sa may likod na ito. Dahil masisira siya. Kaya lalagay uli natin ito. Ayun na siya. So, hanap uli tayo ng patuloy lamang lahat ng pagpaparis-parisin yan. Ganun lamang. Sunod-sunod lang natin ilalagay. Hanapin natin ang white at red. Ito naman siya. Ito namang yellow at blue. At tulad to, buo to, kaya naalisin natin dyan to. Papalitan natin ito ng hindi buo. Lagay uli natin. Ganun lang hanggang sa mag-abot siya. Hanap ulit tayo ng lalagay. Ito naman. Dito ngayon
yung buhon naman, alisin na naman natin yung buhon, papalitan uli natin para ilagay ito. Pag dalawa na lamang itong natitira na hindi magkapares, ay kita nyo itong yellow at red. Doon ng yellow at red, magkatapat siya dito ang white at blue, white at blue. Ang gagawin ko dyan, ito ilalagay muna sa taas. Itong white at blue na ito, ito white blue rin, papalit ko muna ito rito. Samantala, ayaw mo na masira itong nandito sa likod. Papalit ko muna ito rito. Ay, nasira din yung nasa likod. Ay, babalik naman natin ito. Itong blue at white naman na ito, ilalagay na rito sa taas. Na ayos na sila. Ganun lamang ang gagawin para magka pare-pares ni silang lahat. Pag magka-lisya naman siya, ito yung yellow at blue. Yellow at blue dito, nagka-lisya. Yung white at red. White at red na doon. Kalisya rin siya. Ganito rin ang gagawin, babayaran di masira ang isa rito. Ito. Itong white at red na ito. White at red. Papalitan muna natin ito. Pagpapalitin muna natin. Kapag na nasira na rin yung nasa likod. Mas bago natin to ibabalik yung white and red, lalagay na natin to rito. Nabuo na siya, nagkapares-pares na siya. Ganun lamang pag nalagay, magkapares-pares. Ngayon, bubuoy na naman natin ito para na siyang 3x3. Ito na yung center, ito na edge niya. Kaya gagawin natin ito dun sa para ang pagbuo ko din sa 3x3 ko. Kung hindi nyo napapanood, i-click nyo lang yung link ko sa description at makikita nyo na. Nalaman yung pagbuo ng 3x3 na ganito rin ang gagawin natin. Kaya lang dito, may lumalabas na tinatawag na parity na hindi nangyayari sa 3x3. Mamaya makikita din natin yun. Natulad sa 3x3, unahin muna natin itong ilagay mga puti sa corner. Ito isang puti. Lagay natin dito. Ito naman yung sa dalawa. Bago itong dilaw sa itaas. Nalagay apat dito. Thank you.
na buo na tong tatlo rito sa ibaba. It's dito at saka tong pinakailalim, ibabaw naman. Makikita nyo, dito ito buo na. Nakalitaw na itong yelong isa sa ibabaw orange, kaya ito, ililipat natin ito rito. Buo na rin yun. Ito naman, pagpapalitin natin dahil nagkapalit sila. Pagpapalitin natin. Papalit ko muna ito rito. Pwedeng ipalit ito dito. Ito ang tinatawag na isa sa parity. Kasi dapat tong white thread nito nandito para mabuho siya. Ang gagawin natin dyan, gagamit tayo ng algorithm na medyo mahaba para mapagpalit natin. Tatlong beses natin gagamitin yung algorithm na yun. Ganito lang yun. Number 3 up, top 2 times, 3 down, top 2 times, 2 up, top 2 times, 3 up, top 2 times, 3 down, top 2 times, 2 down. Eh, nagkapalit na tong isa. Uulitin-uli natin yung isa pang tirang ganun. 3 up, top 2 times, 3 down, top 2 times, 2 up, top 2 times, 3 up, top 2 times, 3 down, top 2 times, 2 down. Isa na lamang mabubuo na yan. 3 up, top 2 times, 3 down, top 2 times, 2 up, top 2 times, 3 up, top 2 times, 3 down, top 2 times, 2 down. Ayan na, nabuo na. Ito yung ginamit ko na yun. Ito yung algorithm niya para mapagpalit yung tinatawag na parity na yun. Minsan naman yung isang papang parity, ganito naman, nakabaligtad siya. Nagamitan din siya ng algorithm. Ganito naman yun. 3 down, top 2 times, 2 down, face 2 times, 2 up, face 2 times, 3 up, 2 times, top 2 times, 3 up, top 2 times, 3 down, top 2 times, face, 2, 3 up, 2 times, face. Ano lang siya? Ito naman yung ginamit kong algorithm doon sa pag babaligtad ng kulay. Kaya pag-aralan nyo lamang itong algorithm na ito. Pag babaligtad nun yung isa, balikan nyo lang yung video para maintindihan yung mabuti. Panuorin nyo. Pag ganito ang lumabas sa ibabaw, siguradong may parity na to. Dahil isa lamang yung
dilaw. Ilalagay natin siya dito. Makikita natin kung ano yung ang parity niyan. Alam, itong pula. Dahil yun ang buo na yung dilaw na, ibabaw na. Dito na ilalagay natin yan. Ayun na siya. Ito naman, kailangan to, ibabaw yung dilaw. Kaya lang nagkapalit din sila itong dapat blue at yellow dito sa kabila, itong green at yellow dito. Kaya ito ang double parity. Ang gagawin natin yung pagpapalitin natin to. Nagkapalit na. Buo na siya. Naiwan na naman ito isang parity. Babalik na rin naman natin yan. Ito. Na rin siya. Natandaan nyo lamang yung parity na yun. Nangyayari lang naman yun parity na yan dito sa 4x4 hanggang pataas sa 3x3 wala. Kadalasan yan pag yung nabuo na tong tatlo na ito, ang sa ibabaw, may dalawang dilaw na. Kaya lang, isang magkapalit. Ayan nga tulad niya, magkapalit. Kaya ang gagawin natin, yung dalawa nito, pagpapalitin mo natin, gamitin natin yung pera doon sa pagpapaikot nito. Nasa 3x3 yun. Ang nalumagay na isa, dito naman to isa. Ayun na siya. Dahil yung green at yellow naman na andito na yung blue at yellow doon na. Yung isa kasi kanina magkapalit kaya ginamitan natin siya ng parity. Ngayon ito, gagawin natin, ihiram lang lamang natin dito to. Nalagay muna natin dito, papalitan muna to. Tapos itong papalit ko muna rito. Tapos ito yung green at orange to. Lagay, papalit na rito to. Ang buo na siya. Kung mayroon kayong tanong, comment, comment lang kayo. Huwag nang magandang. Mayroong hindi natin dyan. Basta panoorin nyo lang mabuti itong video. Yung
mga ginagamit ko lang kasing pagbibideo. Cellphone lamang. Wala akong mga pambili ng tulad sa ano, na magagandang camera. Kaya pasensya na kayo. May nagbigay lang sa akin ng cellphone. Papasalamat nga pala ako sa kanya. Kay Joselito Guzon. Yung lamang nagbigay sa akin para makapag-record nito. Magamit ko sa pagre-record. Salamat nuli sa panonood. Sana patuloyan yung support na itong mga video. Yung mga ibang pagbuo ng Rubik's Cube.